Good morning mga ka-Best Buy. So ngayong araw po meron po tayong promo. So ito po yung dalawang item natin na package. So naka-promo siya ngayon. And without further ado, let's do the unboxing. So for today's video sir, ma'am, mga ka-Best Buys, ito po yung ating package ngayon ng ating promo. So naka-promo po ang ating Inco 200 Amperes Welding Machine at itong ating Inco Die Grinder o tawag po nila dito ay Mini Grinder. So i-unbox po natin sila ngayon para makita nyo kung ano yung nasa loob ng... Siyempre, ang kanyang manual. Okay. So, ayan po. Ano ba ang ating Inco welding machine inverter? 200 amperes. So, ito naman po. Titingnan naman natin ang laman nitong ating die grinder o itong ating mini grinder. Ito po yung free na kasama dito. So, ang presyo po nito ay 3,200 lamang. Dalawang unit. Pero 3,200 lamang. Ito po ay mabibili natin ng mahigit 1,000 pesos. Kapag ito ay solo purchase. Ito naman po, previous day, ang benta po natin dito is 3,900. So ngayon, it's 3,200 na lang siya. May free mini grinder ka pa. So what's inside the box ng ating mini grinder? Yeah. So, dito pala sa packaging niya, talagang makikita mo na maganda ang pagkakagawa sa kanya. At saka patented siya, intended for this unit lang. So, ano po nasa loob ng ating mini grinder? Inco mini grinder. So, ito, makikita natin. Sa packaging pa lang, makikita na natin agad na napakaganda ng pagkakagawa sa kanya. At ito kasing grinder ng Inco or itong mga units ng Inco, sila ay patented. So sila lang talaga yung may ganitong style, ganitong forma, ganitong packaging, at ganitong arrangement ng pagkakaayos ng tools. So ang ating unit na ito ay 130 watts. 220, 240 volts, which is applicable naman dito sa Pilipinas.
So ayan din ang kanyang markings, ang Inco Mini Grinder. So okay naman siya, napakaganda ng pagkakagawa sa kanya. Very firm. Walang masyadong naka-labis-labis o naka-usli na mga plastics ng kanyang unit. Kasi usually kapag may yung mga ano low class, makikita ka agad natin dito sa kanyang mga gilid-gilid na may mga unwanted na plastics nakalabas dyan. So ito naman napakaganda ng pagkagawa sa kanya. So itong unit na ito ay mayroong speed control. So from 1 up to 7. So max niya ay 7. Ito ang kanyang spindle lock. So kapag magpapalit tayo, ito yung pipindutin natin. Para sa grinder lang din. Di ba pag magpapalit tayo ng bala, may pinipindot tayo doon. So same as this lang. Para may ikot natin itong pinaka mga tornilyo. Ayan. Meron din siya dito yung tanggalan ng kanyang carbon brush. So pagpapalitan natin yung carbon brush, over period of time ay talagang nauubos siya gawa ng friction. So meron din siya sabitan. If ever gusto natin isabit, yeah, readily available. Okay naman yan. So, siya ay copper winded. Nakikita ko naman dito sa kanyang armature. So, nasisilip natin dito na siya ay may copper sa loob. So, copper talaga siya, I think. Kasi hindi naman po pwedeng alloy lang ito dahil madali siyang bibigay kapag alloy lang yung windings niya. O, ito. Dito. Cover na dito. Ito ang kanyang so let's say ayaw natin gumamit ng direct nito direct, kasi ito pwede natin gamitin, lalagyan natin ng bala dito direct na tayong mag papalish dun sa mga surfaces kung ayaw natin ito at masyadong mabigat. So mas maganda at mas convenient kung gagamit tayo nitong extension niya. So extension, kung paparo ito ikakabit, tanggalin natin yan. And then, nilahin natin ng konti. Pupasok natin dito. And kapag nagkaroon ng resistance, higpitan natin. Ayan. Natin higpit. And then, snap. Higpit ulit. Unit na lang iikot natin. Ayan. So dito naman sa dulo, hahanap tayo ng bala niya. So ito yung mga bala niya. Ayan. Meron siyang grinding drum. Meron din siyang cutting disc. Ayan, yung mga maliliit na yan. So kapag maliliit lang na puputulin, ito ang gagamitin natin. Kasi hindi kakayanin ito na kapag yung mga maliliit na itakat na hindi kailangang madama. May mga, yung kasi mga grinder natin na malalaki, yung nadadama yung katabi niya, lalo na kapag maliit yung kinakat natin. So kailangan natin ng mas maliit na tool. So ito yung pinakabala niya, yung pinaka-cutting disc niya. Yan, yung maliit na yan. Ito naman mga polishing yan. Pampolish, pambuffing. And ito naman yung kanyang paang sanding. So lahat yan, ipapasok lang natin yan dito sa mga bala na to. Kukuha tayo dito ng outer cover. Ito naman yung kanyang pang bala. Yung pinaka base niya. Ito. Ito natin siya ilalagay. Ayan. And then lalagyan lang natin ng lock. Wala kasi wala siyang spindle dito eh. Kaya hanapin natin yung butas dyan. Yun.
i-lock na natin siya, okay? And then papasok natin yung pinakabala na gusto natin. Pakibitit lang. Okay. And then, kukuha tayo dito ng pinakabala niya kung anong gusto natin ilagay. Pasok dyan. Okay. So, ito test na natin yung unit. Okay. Ito paano kung ganahin ito. So, piliin natin muna yung mas mababang button. Let's say 3 lang. Para medyo mabagal lang ang ikot niya. And then, on. And, yan. Mas mababa ang ikot niya. So, nating ano lang. Mahina lang yung ikot niya. Pero, subukan natin ilipat sa pinaka-maximum. Then, ayan. So, ang tamang paraan ng paglipat ng kanyang speed selector, kailangan papatayin mo muna yung engine bago ka maglilipat. Kasi, magkakaroon ng slip sa loob kapag buhay pa yung unit. If nililipat mo na kaagad yung kanyang speed selector. So, kailangan pag magpapalit ka ng speed, magpapatayin mo muna yung engine para hindi siya masira. Yung kasi nagiging problema kadalasan ng mga ganitong variable speed. Kapag nagpapalit ka ng speed, buhay pa yung makina, nag-slip yung kanyang contact sa loob. Kaya, nasisira siya, nawawala siya ng control. Usually, kapag nagkaganon, naka-standby na siya sa pinaka-max. Hindi natin pwedeng i-variable speed. Ayan. So, ito po ang ating short review ng ating Inco mini die grinder. Sa physical features ng ating Inco, makikita natin dito na meron siyang knob, pero digital na rin siya. Meron siyang 15 ang kanyang pinaka-minimum dito, and then nagre-range siya hanggang 220 amperes, and meron siyang power indicator, at meron din siyang temperature. So, basic yan. Kapag green, okay. Kapag wala, okay lang din. Kapag red, yan ang hindi maganda. So, ito ang ating electrode holder. Ang electrode holder ay usually nasa positive. Ayan. Suksok lang. And then, ikot. Okay na yan. Yung negative, usually ay black. Okay. Ikot. And, yan na. Ready. So, if ever na magkakaroon ng pag-exchange nitong ano nitong ating mga wires, posible ba na masira ang unit? So ang sagot, hindi po. Kasi siya ay reverse polarity. So okay lang kung siya ay magkabaliktad, pero make it assure pa rin na ang pagkakakabit nyo ay tama. Though okay lang naman siya na magkabaliktad, pero mas maganda pa rin na gawin natin yung tamang setup. So, dito naman tayo sa harap. So, yung harap natin, makikita natin dito ang kanyang unit code. Yung model ng pagkakagawa sa kanyang manufacturing sequence. So, nandiyan na lahat. 220 amperes, 170 sa kanyang 100%. And 220 naman sa kanyang 60%. 28.8 voltage and 26.82 voltage kapag naman sa kanyang higher amp. So sa likod naman itong ating welding machine, oh, nandito yung kanyang blower at nandito din ang kanyang on and off switch.
bubuksan natin kung ano yung meron dito sa Inco inverter welding machine natin, ano? Kasi siyempre, kailangan din natin makita kung ano nasa loob ng ating unit para sa complete satisfaction ng ating customer. Ayan. So, buksan natin. So hindi ako masyadong technical dito sa pagbasa sa loob ng ating, basta gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga parts meron ng ating Inco sa loob. So napakaliit niya, no? Pero nakita ko na rin kasi yung sa ibang brands like Huyoma, Fujima. Ayan. Pero ito pinakamaliit ito, pero siksikan sila sa loob. Hindi ko lang alam kung ano tong mga parts ito. Ito, nakita ko lang, may mga malalaking alloy dito. Ito, saka yung dalawa sa loob na yan. And then, tatlong kapasitor. And tatlong kapasitor, tsaka ito. Hindi ko sure kung ano yung mga parts na ito. Pero at least makita nyo kung ano nasa loob ng ating Inco. Ayan. So, ganun siya. Solid siya talaga. Siksikan siya sa loob. Hindi siya ampaw. Ayan. So, sa kabilang side. Ayan siya. Okay. Ayan, kakabit na natin ang ating positive sa kanan. Ayan. Negative sa ating ground. Ayan, and then positive para sa ating rod. Saksak na rin natin ang ating dito, makikita kasi natin kung efficiency ng welding machine sa pinakamababang posibleng amperahe na pwede niyang gawin. So ngayon, naka 40 amperes lang tayo, pero nakikita natin napakaganda ng pagkakasunod niya. So kaya niya mag-tube na welding rod sa 40 amperes na isinat namin para sa kanya. Yun nga lang, hindi masyadong, ano, hindi ko alam kung bakit, kasi hindi lang siguro ko marunong. Ang ating ginagamit niya. So ngayon, gamitin naman natin yung pinaka mid niya, which is 100. So expect natin na mas malakas ito kasi 100 ko yan. Sinisirit ko. So, sagad naman natin siya sa 220. Ayan, sagad na siya. Ayan na. Talagang tumutulong siya sobrang lakas. Grabe, lakas.
So ayan. Try muna natin. Sige natin, kaya anong lama kung anong maganda ba yung pagkakasulong sa kanya. Ayan. Okay. So dito, ginagumamit tayo ng 40 amperes, pang spot-spot lang. Kaya, hindi siya masyadong maganda kasi mahina lang talaga yung bato niya eh. Ang tunaw niya. Pero dito, makikita naman natin sa 100 amperes. Parang ito na yung ano, mid o pinaka okay na amperahe is 100. And then, ito naman, medyo manipis na yung pinatamahan ko kasi ang lakas niya. Tumutunog siya sa sobrang lakas ng pagsunog niya na halos halos kinain niya yung bakal, parang tutunawin niya na talaga yung bakal. Pero dito sa 100 kasi magandang maganda na siya. So, sa 100 pa lang sold ka na, how much more dito sa 200, diba? So, ayan mga ka-Best Buys. So, ito ang ating naka-promo ngayon. Ang ating Inco 200 Amperes Welding Machine. Ang ating Mini Grinder. So, ito pong dalawang ito ay nagkakahalaga lamang ng 3,200 dito sa Best Buys Mindoro. For more inquiries, pwede po kayong bumisita sa aming Facebook page, ang Best Buys Mindoro Tools Facebook page. At itong YouTube channel po natin. At kung nagustuhan niyo po yung ating video na ito, kung pwede naman po ay paki-subscribe din po kami. And i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa ng Best Buys Mindoro. So, para sa inyong katanungan po, mag-comment lang po kayo sa baba at sigurado naman na masasagot po namin kayo. Pwede rin po kayong tumawag sa aming cellphone number. Ayan po, naka-flash sa ating screen para mas mabilis po namin kayong masagot. Maraming salamat po sa pagtangkilig sa Best Buys Mindoro at mag-ingat po tayo palagi.